Ako pala si John Narciso Malikis at ako ang may-ari ng House of Beef Casserole. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung aking produkto na beef casserole. So before ako mag-start talaga ng business, isa ako sa empleyado na isang travel agency. Manager ako doon. Then, may mga situations na kailangan i-consider. So, I left the company way back 2020. Then, nag-isip ako ng paraan or kung ano man yung pwede kong ma-share sa family. Kasi syempre ayoko naman ng sa bahay lang, tapos gawa-gawa ng mga gawaing bahay. Gusto ko pa rin kumita. So, kaya nag-isip ako ng way para kumita ako, which is, eto nga, sinimulan ko yung House of Beef Casserole. Pinili ko tong produkto na to kasi una sa lahat, wala pa talaga nagmamarket dito sa Philippines na tong beef casserole. And pangalawa, kaya sobra ko talaga siyang minarket kasi antagal ko na siyang ginagawa. As in, pag maraming nakakatikim, so, umuulit-ulit sila. So, yun yung isa sa naging advantage. Kaya talaga nag-push raw ako na i-market yung beef casserole. Then, pangatlo, kaya ako minarket din itong beef casserole. Para sa mga moms na hindi gaanong ginaganahan magluto sa araw-araw. Sabihin na natin na mga busy na mommies, na ayaw na nila sumakit yung ulo nila. Kaya naisip ko din na i-market to kasi talagang swak siya na pang-ulam. So, yung business naman, actually, talagang noon pa, bata pa ako, mahilig na talaga akong magbenta-benta. Though, the status of the family, no, hindi naman siya talaga yung walang-wala, no. Meron naman po sa meron. It's such that, ayoko lang talaga nang wala akong pera, ayoko nang umaasa lang ako sa bigay ng parents ko. So, kaya, kapag may opportunity na magtinda ako, na magtinda. So, nagtitinda ako, kaya yung mga friends ko, nagtatanong, bakit ba nagtitinda ka? Eh, ang ganda-ganda ng buhay mo, ganyan-ganyan. So, ako naman, lagi ko nire-reason. Binibuild ko yung sarili ko na hindi maging dependent sa parents ko. Gusto ko maging independent ako. At kapag dumating yung time na mawala sila, at least alam ko kung ano yung gagawin ko. Paano ako mabubuhay? So, sinanay ko yung sarili ko na kahit papano, paghirapan kung ano yung dapat paghirapan para makuha ko yung gusto ko, parang gano'n. For the main product, so yes, ito lang talaga siya, no, beef casserole. Kasi talagang, sarili ko kasi siyang recipe, so gusto ko talaga siyang makilala sa buong, buong Pilipinas, ganyan. Gusto ko matikman, yeah, kahit nasa Mindanao ka, pwede mong tikman pag lumuwas dito sa Maynila. So, yun nga, as I have mentioned, kasi sobrang unique kasi talaga nung food. Pwede siyang ibagay sa lahat. Hindi lang sa kanin, pwede sa pasta, pwede sa fries, sa nachos, sa soft tacos, or kahit walang partner, papakain nyo lang, pwedeng-pwede. So, ito siya, ganyan. So, pwedeng i-microwave, pwede naman ding idiretso na dito, ganun. So, ganito, pwede siyang i-reheat ng ganito. Pag kumulo na to, okay na yan. Pwede nang i-serve. Lalo pat ngayon, sobrang init. So, kailangan. Sobrang kulong-kulo talaga. Ayokong bumalik yung mga kliyente sa akin na panis yung pagkain, ganyan-ganyan. Diyos ko. Medyo may katagalan lang since beef nga kasi siya. Yung sa pagluto naman, pwede ko na rin siya pagsabayin. So, habang pinapakuluan ko lang tong beef, sinasabay ko na tong cheese. Bago ako magluto, pini-prepare ko na lahat para halo na lang ako ng halo. Since nga mag-isa lang ako, tapos yung time kasi sobrang precious para sa akin. Para bago dumating yung mga bata, at least man lang makapagpahinga muna ako, 'di ba? So talagang habang wala sila, binamaximize ko yung oras ko.
Kasi dapat by 10:30 prepared na yung mga food eh. Kasi may mga clients ako na nasa corporate world, mo-order para lunch nila, ganun. Ayan, eto, yung isa, kumukulo na. Dry pala siya talaga, ma'am. Dry siya. Para mag-balance nung beef, tsaka itong ilalagay na cheese. Ang ginagamit ko dito, pure beef. So, hangga't maaari, walang halong taba. Then, I'll make sure na yung food, talagang, naluto ng maigi. So, kaya yung processing time nito, actually, it will take 2 hours para lang makita yung finished product. Then, yung toppings naman niya na cheese. So, I'll make sure din na hindi na kailangan gumamit pa ng oven. So, true cheese, na siya. Titigas na lang siya ng kusa. Hindi ko na kailangan gumamit ng oven. So, sobrang dali lang niya actually gawin yung beef casserole. Kaya lang, magte-take lang talaga siya ng ilang oras. So, when it comes to uniqueness nga no itong beef casserole. So, hindi kasi siya katulad ng iba na kailangan pang partneran ng kung ano-ano, like kanin, pasta. So, as I mentioned, pwede nga rin siya talagang papakin lang. So, may ibang clients kasi kami na talagang ito lang yung kinakain nila. Hindi na sila nagkakaanin. So, yun yung kagandahan. So, para din sa mga nagda-diet, pwedeng-pwede naman din na i-consider to. Kung magka-calorie count, pwedeng-pwede naman din siya i-consider. So, target market ko talaga para sa mga taong, sorry for the word, pero doon sa mga tao talagang wala nang time para magluto. Yan, sumasakit yung mga ulo nila sa kakaisip ng kakainin nila. So, yun talaga yung aking target market. Usually, mga working moms yan. Or kung hindi naman kaya mga working moms, yung mga single ba na ayaw na nila talaga magluto. Gusto nila pagdating nila sa bahay, kakain na lang sila. Ayaw na nila magluto, ayaw na nila mag-isip, ayaw na nila mamalengke. So, yun yung mga market, target market. Puhunan ko dito nasa 900. Yung 900 na nabili ko noon pampuhunan, actually sa ngayon kasi since halos 2 months pa lang ako nagra-run ng business. So, wala naman pag-aano, basta sa ngayon talagang pinapaikot ko lang siya. So, ang history or story lang. Nagsimula ako
bumili ng isang kilong beef. So, 900 na lumabas yun, kasama pa yung ibang ingredients. Tapos, the following week, kung di ako nagkakamali, nakabili na ako ng 3 kilo ng beef. So, ganun. So, kasi nga, yung isang kilo, yung nag-start ako, everyday yun, naging isang kilo ako. Hanggang sa the following week, naging 3 kilo na. Tapos, hanggang sa following week, dumagdag siya ng dumagdag. So, up to this date, or etong present, actually, sa isang araw, gumagawa ako ng mga 7 hanggang 8 kilo beef. Etong tub na to, etong ganitong klase, na, kasi sa isang kilo, nakakagawa ako ng 5 to 6 tubs. So, 6 times 8. So, bahala na kayo mag-mat. Sa puhunan, 900 siya. Ang balik kasi sa'yo, dahil nga 5 hanggang 6 na piraso ng isang ganito yung magagawa mo sa isang kilo. Sa computation ko, nagiging double yung 900. Basta ang kinikita ko sa isang tab, usually nasa 80 to 100 pesos. Halimbawa, naging 1.8 na. So, ang ginagawa ko doon, so yung 900, pambibili ko ulit ng supplies. Tapos yung 900, ang gagawin ko na doon, hatiin ko na siya. So, nandun yung maglalagay ako ng para sa savings, para sa bills, at kung ano man. Yun, dumating pa ako sa point na talagang walang natitira sa doon sa kinita ko eh. Kasi labas lahat. So, ganun naman talaga sa business. Pag nagsisimula ka, labas ka na labas. Hanggang sa dumami na yung kliyente. Yun lang naman yung sikreto actually. Yung pagdami ng kliyente. So, yung 900 mo, kahit maliit man yung kita mo dyan, basta pag dumami na yung kliyente mo, mapaikot mo lang yan, eh lalaki na rin yung kita. Yung sa kita, di bali nang maliit yung kita natin, pero ang importante eh, dumami naman ng, or lumaki naman siya ng lumaki eventually. So, tiyagaan lang talaga. Sa ngayon, di ko pa siya naiisip na ipa-resell siya. Maybe, someday, pwede distributor. Resellers kasi parang ang hirap eh. So, dun ako sa madali, distributor. So, just in case na may mga cafe na gustong siguro i-display yung House of Beef Casserole, so why not? In the future. But for now, chill muna. Sa natutunan ko sa business na to, so unang-una talaga dapat maging matyaga. Kasi hindi kasi pwedeng nagmamadali tayo eh. Hindi pwedeng kapag nagbenta ka ng first day, dapat makuha mo na yung ganito ganyan. Malaki na agad yung kikitain mo. It will take time. May experience din kasi minsan yung nag-i-inquire lang, tapos hindi naman tutuloy. So, yun, mas ano din yun. Kailangan tanggapin din natin yung mga ganun scenario. E di ko hindi bumili. Kasi baka hindi kasi pasok sa budget pa nila. So, yun yung mga heartaches actually. Na, isa sa mga heartache na na-experience ko. Nakakala ko bibili na, pero di pala bibili. Nag-inquire lang. Basta ang pinaka number one talaga, maging hands-on ka. So, dapat simula sa pamimili ng mga gamit, supplier, hanggang sa pag-prepare, pagluto, and even yung paglinis ng kapaligiran, dapat alam mo kung paano gawin. Yung natapon yung food. So, pero buti na lang, yung customer ko na yun, di naman bago sa akin. Kaibigan ko siya. Pero at least, nagsabi siya sa akin para alam ko na kung ano yung gagawin ko. Dineliver yun to Kaintapa, Kaintarizal. So, sobrang talaga ako na broken-hearted ako that time. Kasi nga,
inintay niya yung food. Eh, tanghalian yun. Tapos, nakita na niya, kalahati na lang yung natira sa tab. Siguro, ang ano ko lang, laps ko lang doon. Kasi, masyado akong naging comfortable doon sa lalagyan. Na, kasi alam kong mahigpit naman yung lalagyan. Kaya hindi ko siya nilagyan ng scotch tape. So, pagdating sa anya, yung kalahati na lang yung natira. So, syempre, as compromise, so, the next order niya, yun. Nag-usap na kami about the arrangement ng para naman makabawi ako sa kanya. Challenge naman doon sa mga kliyenteng masyadong mainipin pagdating sa paghihintay sa pagkain. Kasi, sorry to say, pero kasi ako kasi hanggat maaari gusto ko, pag nag-serve ako ng pagkain sa kanila, mainit pa dumating sa kanila. So, talagang maghihintay talaga sila. Hindi naman po pwedeng pagka-order nila, ilang minuto lang or oras na sa kanila la. Kung may nakapila pang iba for preparation. So, kaya ako as a business owner or a seller din at the same time, sinasabi ko sa kanila na ito pa po yung nakapila, ganyan. So, willing to wait pa po ba? Ganyan. Kasi, nafe-feel ko din yung iba gutom na eh. Kumbaga parang ala fast food yung hinahanap nila So, kaya ako, nagiging transparent din ako sa kanila. So, kung willing to wait, then okay. Pero kung hindi, then wala namang problem. Physical store na pwedeng i-feature na pwedeng ito na actually ito na talaga yung dinulook forward ko na i-display sa store itong beef casserole. Kung meron mang ibang menu pa, hindi pa ako dumarating do sa point na yun. Sa ngayon kasi ito talaga feeling ko ito talaga yung hahanap-hanapin ng mga customers. So physical store, yan yung dinulook forward ko. Ng beef casserole. I guaranteed bukod sa masarap po siya, malinis. Kasi ito po yung number one talaga for me, no, na talagang binibida sa mga customers ko. So, kapag umorder kayo nito na worth 300, magiging sulit po yung inyong pag-order nito. Yan. So, masarap na, malinis pa.